ito po ay makakasama natin si Chief Superintendent Alejandro Gutierrez, ang District Director ng Manila Police District. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman at sa ating mga nanonood ngayon. Apo. Magandang hapon. Apo, so paano po mangyayari dito sa, I understand, meron nung nirelieve na po itong PCP Commander? At nung makalating nga sa aking kalaman ang pangyayari na yan, agad kong nirelieve ang PCP Commander. Apo. At pati yung kanyang station commander, inirelieve ko na rin. Uh-huh. Dahil pagdating sa station, may problema pa rin doon. Wala rin investigador at nagagila pa sila ng police na re-responde. Pag ho sinabing nirelieve, ano po, sa, nililipat lang ho ba sila ng station or paano po, may administrative case o sanction po? Ito naman, walang administrative case to dahil may pagkukulang lang. Apo. Doon sa kagustuhan ng ating bagong regional director na 2 minutes response time. Uh-huh. Ang nangyari yung krimen, alas 6 ng umaga. At nung makalating sa kalaman, yung mismong biktima, nagpunta sa istasyon ng alas 8, imedya. Ibig sabihin, 2 oras. Mayigit bago nalaman ng police station at yung pang-mismong biktima ang nagpunta ron. Mm-hmm. Dapat hindi dapat umabot na kailangan na yung pang-biktima ang pumunta ron dahil kung nakapag-responde kagad sila, malamang nahuli pa nila yung mga salarin dahil iginapos itong mga biktima Apo. Ibig sabihin, medyo nagtagal pa ron sa loob ng bahay. Mm-hmm. At saka ang sinasabi ni General Espina dito, kailangan talaga continuous yung pagpapatrol ngayon ng mga tauhan ng PNP para ma-secure po yung particular na komunidad. Oo, itong ginawa kong aksyon nito ay babala na rin sa ibang station commander. Mm-hmm. Na huwag silang patulog-tulog sa kanilang trabaho. Uh-huh. At sila mismo mag-supervise at inspeksyonin yung mga patrolling elements o yung beat patrol natin para siguradong nasa lansangan at nagpapatrolya. Uh-huh. Pero yun yung sinasabing kakulangan nga po sa tauhan, may naiisip po ba kayong paraan para may address po? Nagda-download na kami ng mga police ngayon. Galing dito sa headquarters, halos kalahati na nakasign dito sa headquarters, ay ilalagay na namin sa karsada. Mm-hmm. Upang ito yung katuparan ng project na ating regional director, General Espina, Apo. Na ikakalat natin ang police sa lansangan sa mga barangay. At huwag silang nakaka-standby sa opisina lang. Mm-hmm. Yun ang ating ginagawa ngayon. Katulad kanina, nagkaroon kami ng command conference. At ang pinag-usapan nga namin, yung immediate implementation ng instruction ni RD o ni General Espina tungkol dito sa pagpapatupad na maraming pulis ang nakikita sa barangay at sa kakalasadaan. Apo, sa tingin nyo ba malaking adjustment to sa panig ng mga pulis na medyo nasanay na hong nakatambay o nakahimpil sa mga police station? So ngayon talaga magpapatrolo sila. Malaki ho bang adjustment to para sa kanila nakikita nyo? Hindi, kasi unang-una trabaho nila talaga yan . Apo. Kung kami nga mga opisyal nag-iikot at mm-hmm. nagpapatrolya, tinitignan ang ating paligid, sila pa na kasama yan sa sinumpaang tungkulin natin Mm-hmm. Paglingkuran ng mamamayan at protektahan. Apo. At siguro, panghuling salita po, binabanggit nyo kanina na ito'y isang uri ng babala para sa lahat ng mga tauhang sasakupan nyo. Itong pagkaka-relieve dito sa taga Station 8 po. Ang pagkaka-relieve nito ay babala sa lahat ng station commander. Tulad ng binanggit ko kanina sa aming command conference, mm-hmm. na huwag silang pabaya. At patuloy nilang... Kinakausap ang kanilang mga tauhan, ini-inspect, at kung merong mga maliliit na nagawang kamalian, ay i-correct nila kagad. Huwag na nilang hintayin pang makagawa ng malaki na problema ang pulis nila. Dahil pag sinabing malaki, wala nang solusyon yun. Apo. Maraming po salamat sa inyong panahon. Si Chief Superintendent Alejandro Gutierrez, District Director po ng Manila Police District.